Usapang mag-amo. Ganito rin ba makipag-usap ang amo ninyo? Kunyang, I will come back for lunch, okay, and sir? My friends. Only, how many friends? One friends only. One. What? You and yes. Your friend only. So, wait. Only two of you will come back for lunch? Yes. Okay, cook lunch for okay. Two human beings only. Wait. Me and friend. So, only two human beings. Guys, two human beings lang daw. Eh, ano ako dito? Saan kayang animal kingdom ako bilang? Minsan sa buhay ng isang OFW, naging katawa-tawa na lang natin ang mga salita. Hindi naman kailangan na maging fluent tayo sa English. Basta, maintindihan lang natin, okay na. Kasi yung mga employers nga natin, hindi naman talaga sila fluent. Lalo na yung sanay talaga sila sa mga salita nila. Ang importante lang, magkaintindihan kayo or tayo na mga OFW at common sense na lang na kung ano yung mga sinasabi niya. Tayo na lang ang mag-adjust. Kasi ang mga employers din naman, kung hindi nila tayo maintindihan, lalo na hindi naman talaga tayo fluent na mag-English, nag-a-adjust din yan sila. Kaya give and take lang. At dapat magkakaintindihan kayo. Kung hindi naman talaga kayo marunong um-English, o gamitan natin ng sign language. Kaya huwag po kayong matakot na mag-apply sa abroad dahil hindi kayo marunong mag-English. Kasi hindi naman talaga kailangan maging fluent ka sa pag-i-English. Basta magkaintindihan lang kayo ng inyong mga employers. Minsan ginawa na natin katawa-tawa ang mga English nila, pero they try their best na makipag-communicate sa atin. Kaya guys, bye!